makakalimot sa trahedya na ganap sa Ginsaugon, Southern Leyte noong 2006. Pinangangamba ang kumitil sa buhay na mahigit 2,000 residente. Makalipas ang 3 taon, tila hindi pa rin tayo natuto mula sa malagim na bangungot na ito. Ito na lamang ang naiwan sa sitio Little Kibungan sa Barangay Pugis, Benguet Province. Ang dating tira na mayigit 2,000 residente, natabunan ng putik at pato dahil sa landslide nung kasagsagan ng bagyong si Pepeng. May mga bahay na tinangay, mayigit 100 metro ang layo mula sa itaas ng bundok. Tanging mga sirang gamit, piraso ng bubungan at nawasak na bahay ang naiwan. Ang 4 anak ng 2 minor de edad na apo at manugang ni Aling Josefina Polsito, lahat nasawi sa landslide. Nasagit tinakam ko, tiyan, nakapukawan na ikay. Pipiapay mo siya, tinaray. Tamay may sa akin na tayo, bakutak ng labi niya upupi. Sa kabuuan ng Benguet, mayigit 200 kumpirmadong patay, 100 na nasaktan at 8 pa ang nananatiling nawawala dulot ng landslide nitong Oktubre lamang. Sa Baguio City naman, maswerteng nakaligtas ang OFW na si Aladina Manalang, pati ang buong mag-anak. Pero mga ari-arian at mga pangarap, bumuhok kasama ng kanilang bahay. Mga nang dumating yung undoy, bumaba na siya ng 2 feet, kaya may warning na siya. At least nilabas na yung mga sasakyan. Tapos after a week, bumaba na siya ng 6 feet. Ayun na dumating na yung typhoon Piping. Ayun na talaga. Bumaba. Nag-slide na talaga yung lupa. Patapos na sana ngayon Disyembre ang kanilang bahay, pero hindi na ito umabot sa house blessing. Siyempre kahit sino mali-depress ka, magmakita mong yung inaasahan mong ipon mo, mga savings mo na ilang taon. Makikita mo na lang biglaan na gano'n ang kahihinatnan. Ayon sa isang geologist mula sa University of the Philippines, pangunahing dahilan ng landslide sa Benguet at Baguio ang tuloy-tuloy na pagbagsak ng ulan noong Bagyong Pepeng. Nakatulong din doon yung fact na maraming areas na steep na puro lupa lang talaga. Pero pag maraming-marami yung tubig, pwede niyang gawing mabigat yung slope materials, yung lupa o yung bato, at pwede siyang gumuho. Base sa pag-aaral ng Mines and Geosciences Bureau ng DNR, nangunguna sa kanila listahan ang Benguet Province bilang pinaka-landslide-prone area sa buong Pilipinas. Taong 2000, nang simulan ng Mines and Geosciences Bureau ang paggawa ng geohazard mapping o pagtukoy sa mga lugar na maaaring tamaan ng landslide at baha sa buong Pilipinas. Ayon sa kanilang pagsusuri, halos 70% ng Baguio at Benguet ang nanganganib na mag-landslide. Nangunguna rin sa kanilang listahan ang Mountain Province, Nueva Vizcaya, Kalinga, Apayao at Southern Leyte. Pero sa dami ng buhay na nasayang dahil sa landslide, medyo late yung project kasi actually nagsimula lang yung binigyan ng importansya ng geohazard mapping way back 2000, malala mo pa yung Kerry Hills tragedy. Nung doon lang, nung nangyari yon, parang wake up call sa amin sa government. Karoon ng mga project sa geohazard mapping. Ngayong natukoy na nila mga mapanganib na lugar, problema naman kung paano paalisin ang mga taong nakatira rito. Hindi lang naman ganun kasimple eh. Kagaya dito sa Baguio, nauna yung mga tao bago yung geohazard mapping. Paano mo sila ngayon magpo-providean ngayon ng mga relocation area? Sa Baguio City, makikita ang halos lahat ng kabundukan ay natakpan na ng mga bahay. Karamihan daw sa mga ito ay hindi maayos ang pagkakagawa, kaya't maaaring gumuho sakaling magkaroon muli ng landslide.
Kung papansin mo yung bahay na yun, no, nagsisimula nang mag-slide, kita mo para nauka na siya. Kung hindi kagad agapan yan, is ang tendency niyan is pabagsak na rin siya. Wala kang makita ang mga engineering intervention kagaya ng riprops o retaining walls man lang. May added weight niyan, siyempre may time na parang mabibigatan na yung bundok mo, magkukollapse na lang siya. Ayon mismo sa mayor ng Baguio City, hirap silang palisin ng mga residente lalo't wala naman silang mapapaglipatan sa mga ito. Punong-puno na ang capacity ng lungsod ng Baguio para i-accommodate ang madami na namang may gusto na tumira dito sa Baguio City. Iwasan na natin pong tumira dito sa areyang ito. Bilid po ng mismong implikado. Kalimitan daw, mga informal settlers na nagiging biktima ng landslide. 95% sa mga naapektuhan sa Pepeng ay wala home, building at construction permit. Ito po'y mga illegal settlers. Hindi legal ang pagpapatayo ng bahay at hindi kumuha ng sapat na permit gaya ng Environmental Compliance Certificate o Building Permit. Ganito rin daw ang kaso sa Benguet Province. Kung may permit man ang ilan sa mga ito mula sa DNR, hindi naman daw na-monitor ng tama ang mismong lugar kung saan itinayo ang bahay. ECC, before it should be issued by EMB, there should be coordination with local government agencies that ang LGU alam nila. In issuance of small-scale mining permit, dapat coordination should be done with LGUs. Pero huwag naman nilang pahirapin. Kung pwede naman nilang issue naman nila. I have started it the moment I stepped foot at DNR to be very careful about environmental clearances. Dalawa yan eh. Huwag masyadong matagal ang proseso na pinanggagalingan ng korupsyon at maikli, subalit maingat na maingat ang pag-aaral at pagsusuri. At pangalawa, yung monitoring. Dahil hindi ko binigyan ka na ngayon ng permiso ngayon, eh pwede mo nang gawin maski na ano. Titingnan dapat ng DNR yan. Dito sa Pangil, Laguna, hindi man nangunguna sa listahan ng landslide prone areas, kapansin-pansin na ang unti-unting paghuo ng lupa. Isipin niyo, yung tagilid na lupang ganyan, pag natapa ka ng baka. Mismong bakura ni Victorino Monserrat, malapit na raw mag-landslide, ayon na rin sa geologist. Yung slope na yan ay critical sa landslide kasi meron na siya, nagpo-form na siya ng mga pereset. So yung pereset, yun yung mga series ng tension cracks. So it moves down slope siya. Noon, miski may bagyo, itong mga kalapit bahay ko, tinatawag ko dito. Napupuno yung bahay ko, di ako sila pinatutulog. Ngayon, hindi na eh. Sabi ko, huwag na kayo dito eh. Pare-pare tayong delikado dito eh. At pag umulan ng malakas, ako mismo, maalis na ako dito. Maging sa ibang lugar sa Laguna, makikita mga senyales ng nakabang na panganib ng landslide. Pinag-aaralan ng School of Urban and Regional Planning ng University of the Philippines ang land use planning o ang pagplano ng angkop na paggamit sa lupa, depende sa lokasyon at itsura nito. Ang land use planning kasi, kaya nga kami mga environmental planners, hindi kami popular kasi parang konsensya kami ng bayan eh. Yung tipong, huwag kayo dito kasi alam nyo, hindi pwede dito kasi makaka-epekto sa kapitbahay nyo, ganun ano. Dekada na raw ang binilang mula ng imungkahi nila sa mga lokal na pamahalaan ang angkop na land use planning, pero hindi raw ito nasunod. Naku, 1970s pa, we've been turning black and blue already convincing local government officials about planning, but many did not believe. Many still do not believe. Ewan ko after Ondoy and Pepeng, biglang everybody's nagkukumahag mag-land use planning. In some local government units, tinatago nga land use planning eh, kasi ididirect nila yung development dun sa property nila para tumaas ang values. Hindi raw tamang sabihin na naon ang pagpapatayo ng mga estruktura nang walang tamang planning. Kung naging mas maigpit sana mga lokal na pamahalaan sa mga mamamayan nito, maaring naiwasan daw ang pagtira ng ilang residente sa mismong landslide prone areas. Hindi mo pwedeng sabihin na naunan ka sa development eh, kaysa sa planning.
hindi ka naman pala sumulpot lang eh. Kasi kukuha ka ng locational clearance. Kukuha ka ng building permit. Bakit nabigyan ng building permit? At kung hindi na, kung tumayo at hindi nabigyan ng building permit, o kaya walang locational clearance, anong ginawa ng local government? Pinabayaan lang. Hanggat hindi may sasaayos sa mga batas sa magbabawal sa mga residente sa mga landslide-prone areas, at habang patuloy na dumarami ang mga naninirahan dito, nananatiling nakabang na trahedya sa ating mamamayan ang mga landslide. Huli na nga pagpapatupad ng geohazard mapping kung bilang ng mga nasawi sa landslide ang pagbabasihan. Pero higit sa pagtuturuan kung sinong dapat managot sa trahedyang ito, mahalagang agarang masimula ng solusyon para hindi na madagdagan ang bilang na ito. Ako si Jigo Manika at ito ang nakatala sa aking reporter's notebook.